Since malapit na akong mga anak, required na ako mag-swab test every week. So, pag swab test ko, positive ako. Kumusta naman yun, di ba? Kumusta? Kumusta kayo today? Ako po si Mami Pepot and I'm so happy andito kayo kasama ko at makikipagkwentuhan with me. Sa mga bago po dito sa aking channel, ang aking vlog po is a mixed videos about my family, plants, gardening. I also upload videos ng mga recipes, product hauls, so mga ganyan. So kung isa po sa nabanggit na topic ay nakaka-relate kayo, I hope kayo po ay mag-subscribe. And then sa taas yung link or click the subscribe button dito sa baba and don't forget to click the notification bell para lagi kayong notified kapag meron akong bagong video. Syempre sa ating mga loyal followers, loyal subscribers, mga first commenters and mga mommies from Modern Parenting Mommy Community, welcome back! So ayan, positive na naman yung aking swab test. Pero kahit na positive yung aking swab test, manganganak pa din ako ng normal at hindi naka-PPE yung aking ang aking doktora at yung mga kasama niyang magpapaanak sa akin. So samahan niyo ako para ikwento ko sa iyo kung bakit ganun yung bakit may work around kaming ganun or bakit ganun yung mangyayari sa amin kahit na positive yung aking swab test. Ayan, kasama natin si Mario. So as you all know or not, nagkaroon kami ng COVID. Sino kasama ni Mami nagka-COVID? Nagkaroon kami ng COVID ni Marius noong January. So, ako muna kasi nagka-symptoms ako. Tapos, so, nagpa-antigen. Tapos, positive ang antigen. So, nagpa-RT-PCR na ako. Positive yung RT-PCR. So, tinext ko na agad yung... And then, mommy's hand. And then, I got hawa. Oh, you hold my hands and you get hawa. Lagi tayo magkasama, kaya ka nahawa kay mami. Hindi lang dahil naghawak tayo ng kamay. Hindi ka naman umalis kay mami. So, ayun na, nag-positive kami pareha. Siyempre siya, nag-consult kami sa pedya niya. And ang sabi ng pedya naman niya ay pwede siyang kumain ng... Anong pwede niya kayo? KFC. KFC, gumaling na siya. Kasi ako naman, nag-consult ako sa aking OB. Mild lang yung symptoms namin. One day lang kami nilagnat. So, my OB referred me. Ang OB ko ay si Doc Catherine Howard. Ayan, hello, Doc. So, yung aking OB, ni-refer ako sa infectious disease. No, not infectious disease. Walang nakasulat dito kung ano siya. At OB din siya, pero meron siyang subspecialization sa infectious disease. Ayan. So, yung nirefer niya the doctor ay si Doctora Cheryl Tiuseco. Ayan. Sana nabanggit lumais yung kanyang aplido. Sa cardinal din siya. So, nagpa-check up ako sa kanya. Binigay niya sa akin yung mga kailangan kong gawin. Hindi naman niya ako nirestetahan ng kahit anong gamot. Yung mga kailangan lang gawin, especially oral hygiene and kung hanggang kailan kami mag-isolate ni Mario. So, after that, gumaling naman kami agad. At dahil nga lagi ako sa ospital, dahil sa aking preterm labor, chika-chika na kami ng mga doktor, ng mga residente ni Doc Howard. Ayan, so, at yung mga nurse dun sa ospital. So, shoutout nga. Ayan, hello Doc Base, hello Doc Resia, and hello Doc Bioko. Ayan, sana na-pronounce ko yung inyong mga pangalan. And, hello kay Nurse Gladys Rocabo. Close-close na kami, di ba? Kasi nga, halos every week, since nag-start yung ano, yung early contractions, every week, halos nagpapa-check up na ako sa delivery room. Tapos, eto na nga. Since malapit na akong mga anak, required na ako mag-swab test every week. So, pag swab test ko, positive ako. Kumusta naman yun, di ba? Pag nag-positive ka sa COVID-19, tapos in 3 months, hindi talaga makiklear pa ng husto yung RT-PCR mo. So, kahit wala ka namang symptoms, pag nagpa-test ka, positive pa rin siya. So, naiiba lang yung case, of course, kapag biglang may symptoms ka, di ba? So, yung sa akin, ang nangyari sa akin is trace pa rin siya nung aming January infection.
kung sabi ng doktora, sabi ni Doc Cheryl, kung may symptoms kami, ubo kami, lagnat kami, sipon kami, sakit ka ng ulo or something to that effect, yun, new infection yun. So, sa amin, since trace lang siya, binigyan lang niya ako ng certification na, ano ba yung nakalagay sa certification? Ayun, no? Kung napapakita sa inyo, ayan, binigay niya. So, ang certification niya ay medical clearance na yung validity niya is 3 months since nung nagka-COVID ako. So, that would be on April. Kaya, baby, lumabas ka na nung April. Lumabas ka na bukos. Charot. Tapos, and may be accommodated to non-COVID areas upon admission for delivery unless she develops new onset COVID-related symptoms. So, yun nga sabi ko, di ba? Must adhere to hospital protocol at all times. And may receive COVID booster vaccine by May 2022. Oh, ayan. So, ayan yung nangyari sa akin. So, kahit na positive yung aking swab test, pwede pa rin ako ma-admit sa non-COVID part ng hospital. Tama ba? Non-COVID areas ng hospital. So, ganun yun. So, very important pala, pag pregnant ka talaga, guys, pag buntis kayo, lalo na sa panahon ngayon, at nagkaroon kayo ng symptoms, kailangan mo talaga ng RT-PCR para may proof ka na, oh, eto, nag-COVID ako this time. So, pag nanganak ka, before ka manganak, at kailangan mo na ulit magpa-swab test, kahit mag-positive ka, meron kang proof na, oh, nagkaroon ako nung ganitong panahon. And, you will just have to look for OB na merong subspecialty ng infectious disease to discuss about it. So, pero mas maganda pa rin, syempre, na nung time na nagka-COVID ka or yung time na may COVID ka, nagpa-check up ka sa OB with infectious disease para talagang nakita ka niya, di ba? Alikot-likot mo. Galulan mga anak si Mami. Soon you forgot. Malapit na, kailangan na lumabas ni baby. Ito lang problema ko ngayon. Ayun pa. Ang kainaman niya, dahil may certificate na ako from the OB infectious dahil may certificate na ako, may clearance na ako, hindi ko na kailangan magpa-swab test ever. So, yung clearance niya, valid siya hanggang April 5. Kaya, dapat, baby, mga, lumabas ko na ko agad para hindi na tayo gagastos. Yun lang, yun lang yung magiging companion ko. Kailangan pa rin nilang magkaroon ng negative na RT-PCR, sabi ni doktora. Kasi daw, since sila yung mag-roam around the hospital to get whatever I need, dapat negative yung RT-PCR nila. And kahit na nagkaroon na sila before, tapos magpa-positive sila ngayon, hindi tatanggapin ng hospital yung clearance. So, ayun. But, at least, I'm safe. Safe from gastos. And I can fully experience my doctora assisting me to give birth. Kasi ang dami namin plano ni Doc. As in, ang dami namin nagmamagandang plano ni Doc Howard. O, diba? At yung aking delivery room bag, so yung certificate, ay nandito palagi. Wala kasi akong envelope. So, nakaano siya sa illustration board. Ayan. At least yung mga buntis dyan, ingat-ingat kayo and always take care of yourself and always ask your OB kung meron kayong problema para magkaroon agad ng solusyon. Kasi akala ko nung nagkaroon kami ng COVID, since yung symptoms sa amin hindi naman malala, as in like isang araw lang kami nilagnat tapos na, eh hindi ko na kailangan magpa-check up. Ito pala yung importansya ng pagpapa-check up sa OB na may subspecialty ng infectious disease. Parang lalo na kung manganganak ka within 3 months na nagkaroon ka ng COVID, kailangan mo talaga yun. So, mga buntis ngayon, good luck sa inyo. Ayan, so thank you guys for watching. See you soon.